Isang mapagpala at masayang muling pagkabuhay ni Kristo, mga kapatid. Ha? Happy Easter po sa inyong lahat. Oh. Oh, sana talagang masaya kayo na buhay si Jesus. Parang yung mga mukha nyo, parang hindi pa nabuhay si Jesus. Ha? No? Tayo yung tinatawag ng mga Easter people. No? Tayo'y nabubuhay at nabibigyan ng pag-asa sapagkat alam natin sa harap ng bigat ng buhay, ng problema, maging ng kamatayan, no? Ay merong ibinibigay na pag-asa ang Diyos sa atin. At yun ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya huwag tayong magpadaig sa problema. Huwag tayong magpadaig sa kasalanan, lalo na sa harapan ng kamatayan. Sapagkat napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan, wala na itong kapangyarihan sa atin. Kaya huwag kang maniwala sa demonyo. No, pagsabihin sa iyo, walang nagmamahal sa iyo. Hindi yan totoo. Ha? Kasi si Kristo, kahit na hindi tayo naging tapat, tulad ni Pedro, no? Pero siya hanggang katapusan nanatiling tapat sa atin. Amen? Ha? No. Kung hindi naging tapat ang Diyos sa iyo, no? Wala ka ngayon. Kung hindi naging tapat ang Diyos sa iyo, sa dami ng iyong problema at kasalanan, bakit pinadama niya pa rin sa iyo ang pag-ibig niya? Ha? Kaya mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, no? Ang siyang katunayan na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, na ang Diyos dakila at napakalaki ng kanyang habag at pag-ibig sa atin. No? Imagine, the only Son was given to us. No? Isang anak na walang bahid ng kasalanan ang siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Dito sa tagpo ng Ebanghelyo ngayon sa mabuting balita, si Maria Magdalena, no? Kilala naman natin siya, di ba? Siya yung pinatawad ni Jesus sa napakarami at napakalaking kasalanan. Siya din yung pinalaya mula sa 7 demonyong umaalipin sa kanya. Kaya ganun na lamang ang pagmamahal na ipinapakita ni Maria Magdalena, no? O ni Maria ng Magdala kay Jesus. Kasi sabi nga ni Jesus, ang sinumang, no, nakaranas ng pagpapatawad ng malaking kasalanan, ganun din kalaki ang pag-ibig na kanyang ipinapakita para sa nagpapatawad sa kanya. No, kaya si Maria, from time to time, kahapon, ganun din. Pumunta din siya doon sa libingan ni Jesus at natagpuan niya, wala ng laman. Pumunta siya kay Pedro at kay San Juan, no, na minamahal ni Jesus. Ibinalita, wala na ang Panginoon, inakaw. No? Kaya tumakbo yung dalawa, no? At makikita mo doon sa istorya, sa Ebanghelyo kahapon, no? Makikita mo talaga yung age gap ni San Pedro at ni San Juan the Beloved, no? Unang tumakbo si San Pedro pero naunahan ni San Juan the Beloved, ha? Kasi thunder na po si San Pedro, no? Millennial si San Juan, no? Kaya naunahan siya pumasok. Ngayon naman, no? Sa tagpong ito, si Maria na lang ang nandoon sa libingan. No? Talagang nalungkot siya sapagkat wala na doon ang katawan ng minamahal niya, no? Ang totoong nagmamahal sa kanya, no? Kaya ganun na lamang, no? At nung tiningnan niya ang pinaglibingan kay Jesus, nakita niya ang dalawang anghel, no? Na nandoon at tinanong siya, bakit ka umiiyak? Why are you weeping? No? Ito din ang sinasabi sa atin ngayon ng Diyos. Bakit ka umiiyak sa harapan niyong problema? Bakit ka umiiyak sa asawa mong napakabigat na krus? Ha? Bakit ka umiiyak sa anak mong pasaway? Ha? Bakit ka umiiyak sa harapan ng kawalan ng pag-asa? Ha? Sasabihin mo, wala kasi, wala na ang Panginoon. No? At itong sinasabi sa atin ng Panginoon, ha? Sinasabi sa atin, tulad kay Maria Magdalena, no? Akala niya, yung nagtanong sa kanya na isang tao pa, ay hardinero, no? Yun pala ay ang Panginoon na. Pero hindi niya ito nakikilala, no? Kaya ganoon din tayo maraming beses sa buhay natin, no? Ang Diyos, tinatawag tayo, pero hindi natin napapakinggan. Bakit? No? Kasi marami po tayong iniisip, marami pong nakaukupa sa ating mga puso,
kaya hindi natin napapakinggan ang tinig ng Panginoon. No? Paminsan, sa mga sitwasyon at pangyayari o sa mga taong pinapadala niya sa atin, tinatawag tayo ng Panginoon. Kailan nakilala ni Maria ng Magdala si Jesus nung tinawag na ang kanyang pangalan? Ha? Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng ating pangalan. Lalo na yung pangalan na ibinigay sa atin sa binyag. No? Sinabi nga sa ibang parte ng Ebanghelyo, nung inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad, no? Natigdadalawa para magpagaling ng may sakit at magpalaya sa mga inaalihan ng demonyo. Bumalik itong mga alagad na ito, 72 sila, no? Bumalik sila at tuwang-tuwa sapagkat ang mga demonyo ay nakinig sa kanila, no? Nung pinalayas ng mga alagad, no, ng mga disipulo, nakinig ang mga demonyo, no? At tuwang-tuwa sila at binalita kay Jesus, no? Jesus, no, nakinig yung demonyo sa amin. Lumaya sila. Anong sinabi ni Jesus? Palakpakan. Perfect. Ha? Hindi sinabi ni Jesus. Anong sinabi ni Jesus? Huwag kang matuwa sapagkat tumalima ang mga demonyo sa inyo. Matuwa ka sapagkat ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Ha? Pag tayo bininyagan, ang bawat pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. No? Sad to say, meron pong mga bansa sa Europe, no? Dahil controlled na po ng gobyerno yung simbahan, no? At pag ikaw ay membro ng simbahang Katoliko, magbabayad ka ng tax. Alam ng gobyerno kasi nasa kanila yung listahan ng mga bininyagan. Kaya alam nila kung sino ang sisingilin ng tax. Para hindi ka magbayad ng tax, ipapairis mo ang pangalan mo doon sa baptismal book. E ngayon pag namatay ka, yung nakasulat doon ay nakasulat din sa langit. No? Pagpasok mo San Pedro, no? Ang pangalan ko po ay si Juana. Ha? O, titingnan ngayon, aling parokya ka? No? Nabinyagan po ako, no? Sa St. John of the Baptist, no? Ng Quiapo. Pagtitingnan doon yung pangalan, no? Nasasabihin mo pa kasi alam na alam mo yung page kung saan nasulat yung pangalan mo. Nasa page 19, San Pedro, no? Nasa number 20. Ah. Pagtingin ni San Pedro, naka-cross out, no? Sabihin ni San Pedro, wala kang pangalan, naka-erase. Diyan ka lang sa gate. Ah. Oh. Punta ka doon sa impyerno, baka tanggapin ka ni Satanas. Di na-erase na yung pangalan mo. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng ating pangalan. Kasi yung ito yung tinatawag sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ha? Walang ibang pangalan, walang ibang titulo. Kaya nga sinabi, no? Mayroong isang kasabihan na ang pinakamagandang salita na ating pwedeng mapakinggan ay ang ating pangalan. Di ba pag may tumawag sa iyo, sa pangalan mo, no? Yung iba nakakalungkot, ayaw nila yung pangalan nila, no? Mas gusto nila yung palayaw nila, di ba? No? For example, ang pangalan niya is Cordapia, no? Mas gusto niya tawagin siyang Cordy. Wow. No? Yung iba naman, Virginia, ayaw din ng pangalan, no? Gusto lang Virge, or Virgie, no? Bakit makapaganda ng mga pangalan, no? At Cordapia yan, yan ang pangalan, no? Na ipinangalan sa iyo at yan ang pangalan bilang anak ng Diyos. Ha? Kaya huwag kang mahiya sa pangalan mo. Meron pong akong eksperyensya, no? Sa parokya kung saan, isa sa mga parokya kung saan ako na-assign, no? Meron pong isang leader ng simbahan, no? Ang tawag ko sa kanya, pangalan niya lang talaga, no? Hindi ko siya tinawag na auntie dahil hindi ko naman siya tiyahin, no? Hindi ko rin siya tinawag na tita dahil hindi naman kami magkaano-ano, no? Tinawag ko siya sa kanyang pangalan, no? Kasi para sa akin, yun ang pinaka magandang pwedeng itawag mo sa tao, ang pangalan niya mismo. Alam niyo, nakakalungkot. Pinagchismis ako ng leader na ito na wala daw akong respeto. No? Wala daw akong modo, no? Kaya imbis na magalit ako, itinatry kong pinaliwanag sa kanya. Kasi pinilit niya talaga akong tawagin siyang tita. Wow.
kita tits, no? No? Tita, pinilit niya talaga ako. Hindi ko siya talaga tinawag na tita. Para sa akin, sabi ko, I call you by your name because I treat you as my sister, no? Not as superior to me. Kasi paminsan, yung title, no? Tita, uncle, no? O paminsan, sir, paminsan yan ang dahilan na hindi ka nagiging malaya na magsabi ng katotohanan sa taong iyon, no? Yan din ang problema sa mga organization, di ba? Sister, sister, brother, brother, no? Sa harapan, pagtalikod, marites, tulits, ha? Hindi naman totoo talagang brother, brother, sister, sister, no? Yan ang yan manhirap. Kaya nga, tingnan mo si Maria at si San Pedro, no? Hindi na kailangan ng titulo. Pag tayo ay namatay, no? Pag tayo pumunta doon sa langit, wala na tayong titulo. Ang tatawag sa atin, yung ating pangalan, hindi yung atitiway, attorney, engineer, doctor. Wala na ito, no? Sa harapan ng Diyos, we are equal, ha? In front of the Lord, walang mataas, walang mababa. Lahat tayo ay pantay, no? Kaya nga, sinasabi ni Jesus, no? Kung makikita ninyo dito sa Ebanghelyo at sa lahat ng mga sumusunod kay Jesus, no? Sinasabi ni Jesus, hindi mahalaga kung sino ang nagsasalita patungkol sa akin. Ang mahalaga ang kanyang ibinabalita. Tingnan mo, sino ang unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon? Isang babae. Makasalanan pa. At sa mga Hudyo, ang mga babae ay hindi binibigyan ng halaga. No? Pag nagsasalita ang babae, hindi ito pinapakinggan. No? Kaya mapansin niyo, in the other part of the gospel, nung binilang kung ilan ang tao na nakakain sa tinapay na dumami, no? Ang binilang lang lalaki at mga bata, hindi binilang ang mga babae. No? Because women for the Jews, even for the Muslims, are not counted. No? They're nothing. No? Pero si Kristo, binigyan niya ng halaga ang babae, isang makasalanan. Why? Dahil tayong lahat, tulad ni Maria ng Magdala, we are also nothing. Ha? Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi tayo magiging somebody or something. Dahil sa kanyang pag-ibig at habag sa atin, kaya tayo nagiging ganito. No? Of all siguro na nandito na makasalanan, ako yung pinaka. Ha? But because of the love and mercy of God, no, He has given me the chance, no, to speak to you the truth like St. Peter. No, sinabi niya yung katotohanan kahit na ang kapalit nito ay kapahamakan at kamatayan. Hindi mahalaga ito kay San Pedro. No? Dahil nakita niya ang katapatan ng Diyos kahit na kinatuwa niya ito ng 3 beses, pero ang Diyos na natiling tapat sa kanya, minahamahal pa rin siya. No? Kaya ito din ang panawagan sa atin, mga kapatid, na sana tulad ni San Pedro at ni Maria ng Magdala, no? Sana ihatid din natin ang muling pagkabuhay ni Kristo. No? Hindi lang sa ating salita, kundi sa ating pamumuhay sa araw-araw. Paano tayo magiging mga katulad ni Kristong muling nabuhay? No? Hindi na natin babalikan yung mga kasalanan na aalipin sa atin. Kung tunay na tayong naging malaya dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, mamuhay tayo bilang anak ng Diyos na malaya sa kasalanan at ano pamang pandaraya ng demonyo. At paanyaya lagi sa atin, no? Lagi nating tingnan at isipin ang mga bagay na makalangit, hindi na ang makalupa, no? Because everything in this world will pass away. Ah, paghandaan natin yung buhay natin na darating sa langit. Yun ang lagi nating isipin. Huwag yung dito sa lupa, no? Kasi dito sa lupa, mapuprustrate ka lang. Dadami ang wrinkles mo. Magkakasakit ka sa puso. Ha? Magkakakanser ka. Pero pag mag-iisip ka ng bagay sa langit, kahit walang pera ka, magiging masaya ka. Ha? Kahit maraming problema ka, no? Magiging payapa ka. No? Sapagkat makikita mo, no, ang pag-asang ibinibigay ng Diyos sa atin tulad ni Maria Magdala. Muling nabuhay si Jesus at siya'y babalik sa takdang panahon.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.